mabuti ang iyong kinakampihan. Hindi mo kahit merong alam, meron ang kaalaman, ang tunay na matalino. Hindi naiisahan ng mga taong gahaman at puro lang kasakiman. Pero ba't hinahayaan natin merong manlamang at madalas pakialam? Sa nakatagong ka ba? Nagsisikap tayo para ang hirap matustusan, pero naghihirap pa din. Sino bang may kagagawan? Mga ambag na binigay sa nila dinadala, kasi kapag kailangan mo tsaka naman nawawala. Tapos pag nagreklamo ka, ikaw pa yung masama. At dahil mahirap ka lang, wala ka nang magagawa. Ang tabanan ng bulsa, ba't hindi pa mapuksa mga ganyang gawain? Kaya madami na nagluksa, mga namatay sa gutom dito sa ating bansa. Dahil sa kurakot, kahirapan ay lumulubha. Sige lang, dapat kasi ganito tayo. Sikapin mong maging isang matalinong mamamayan katulad ni Mike Cervera, na dinaiisahan lahat ng baho mo tukoy. Pag ikay na tempo 1, lalo na sa mga maloloko. At kapan lamang ano, nagising ka na ba sa mga sinabi ko? Ba't kung sino pang kontrabida, siya pa ang iyong idolo? At kung di ka pa kumbinsido, ang tigas ng ulo mo. Kailangan pa bang mapunta sa dulo para pagsisihan mo? Humingin ka sa paligid kung sino bang apektado sa mga nagagawang maling desisyon ng tao. Di dapat nagbabangayan, dapat magkaisa tayo para wala nang manlamang maging patay ng estado. Mataas na kaharian, mga mag-aaral sa sasakyan, madaming mga tauhan at mga kalupaan. Tapos na yung iba dyan, halos walang panlaman dyan. Nasa ilalim ng tulay at sa gilid ng lansangan, tayong mga Pilipino, sanay tayong mangusga. Pero ba't di natin napapansin mga malimi nila? Dahil ba natatakpan tayo ng barya sa ating mata? Pakipusap, huwag kang ganyan, nakaumunod ang bansa. Ah, shit, namatay yung beat. Tapusin na nga lang natin. Sa mga kapanlamang, tis tigilan nyo na yan. Pakiusap, mag-